welcome back mga kalapatids dito sa Madla Love TV. So for today's video mga kalapatids, eto na naman, meron na namang bagong fundraise tayong sasalihan. So sasali dyan natin mga kalapatids yung lahi nila R2, kung di ako nagkakamali, pamangkin na nila R2 mga kalapatids, nila R1, tapos anak nila Santa Ana mga kalapatids. So sasali natin doon yung tatlo. So sasakay natin mamaya kasi apat mga kalapatids. So tatlo doon yung Tres Marias nga natin na nakaulong dito sa love na to mga kalapatids. So, yung tatlong hen yun mga kalapatids na magkakapatid na merong maliit, merong malaki, merong pearl eye. So yung dalawa doon mabilis pero nagsasalitan mga kalapatids yung isa sinasaling nga natin sa pooling. Kaso di pa rin talaga sapat yung bilis niya na ganun para manalo. So hindi talaga patutumbasan yung lahi nga nila Kobe yan. Kobe nandito nga mga kalapatids. Naghahanap pa tayo ng ipapares natin sa kanya mga kalapatids. So yung premyo kasi doon sa UFC, sasasalihan natin mamayang hapon. Maglulo tayo doon sa may kalumpit, so tatawid tayo ng border. So buti na lang po, liba kasi netted na kami kaya makakalipat-lipat tayo ng bayan. So nandito nga tayo sa Pampanga. So pag tumawid kasi tayo ng boundary, Bulacan na yun mga kalapatids. So doon tayo naglo-load, no? Kaya kailangan ay fully vaccinated para makatawid ka doon kasi may checkpoint nga mga kalapatids. So madali naman, basta kompleto papelis ka. Tapos ayun, may premyo nga doon mga kalapatids, si NMAX. So maganda yung premyo kasi hanggang Santa Ana. So sa ganyang fundraise mga kalapatids, nag third overall si Tensil. Yun namang kamag-anak din nila R2 mga kalapatids. Ayan. So ito, meron tayong mga bago young birds dito. Ito, may tatlo tayong young birds dito. Yung pinakita ko sa inyo kahapon. Kaka-inject lang nito mga to mga kalapatids. So na-inject na natin sila ng contra PMB. Pero ito isa nga na to. Ayan o, oh, nagkabulutong sa ilong yung isa o. Oh. Ayan o. Oh. Pero okay lang yan. Pag nagkaroon ng bulutong na ganyan sa ilong, okay lang yan. Mawawala naman yan. Ayan. Sa mga nagtatanong ano gamot sa bulutong, eh kusa din pong mawawala yan. Kusa din gagaling mga kalapatids, no? Pasaalagaan nyo lang sa maintenance ng vitamins nila. Basta wag lang silang tatalunin ng bulutong, no? Yung magagrabe yung ilong, wag lang ganun kasi pagka naggrabe yung ilong yan, hindi na makakainga. O yan, sa bibig. Dati sila Santa Ana, nung nakalaban sila, nagkaroon din ng bulutong. So mahirap talagang labanan yung bulutong, no? So buti na lang, itong ibang young birds natin dito, eh wala naman. Ayan, ito, meron to sa kuko, eh. Ayan, no? Kapa. Pero okay lang yan, gagaling din naman yan, mga kalapatids. Ang mahalaga, sabi ko nga sa inyo, alagaan nyo lang sila sa maintenance eh wala kayong magiging problema. Ayan, no? Tapos nga pala mga kalapatids, ito, dalawa dito, anak dito ng Pure Alphonse natin, di ba? Saka ni Baby M, yung dalawang nakaputi na ring, KFC. So yung ring nun, mamahalin. Nasa 250 pesos ang isa. Kung di ko nagkakamali, 200 to 250. Kasi ito, yung paparapol nga natin na ito mga kalapatids. Ito, di ko pa napopost kung sino nanalo nito. So soon, popost na natin para makuha na. Dalawa na lang na natitira yung iba kasi nakuha na yung mga pinararapol natin na galing sa top pan. Ayan. So ito, Kak nga, Jansen Cross Vandenbroek. Ayan. So ito, Kak. And then dito naman sa kabila, ito yung mga next batch natin. And nandito rin, pati yung anak ni Pasasanay na. Kasi ito nga pala, ayan, yung mga nakakulong sa cage na yan, ayan, nasa loob ng cage. Ayan yung mga bago nating mga manok. Ito yung si Rama na isang pares, tapos yung bantam natin na nandito sa kabila. Ayan, hindi na natin papakita kasi may stress sila. Ayan na natin sila dyan sa loob ng ulungan. Ayan, sa magtatanong kay Warden, ayan, nandito si Warden. Kapahinga, papahinga doon. Ayan, may bantam pa rin doon sa may gilid doon. Ito, puntaan natin yung nagipagbabago dito sa breeder section ko. Ayan, saka para makita nyo na rin yung iba natin pang out, nandito kasi, nasa labas eh. Dito, may dalawa tayong Taiwan birds na, ayan, nakakondisyon. Ito, soon, i-out ko to. Itong isa na to. Ayan, kinukondisyon lang natin. Tapos ito, yung grizzle. Ito, nag-one-eyed fold kasi itong isang grizzle natin. Ayan. No? So, poor conditioning. And then, ito yung speed bird na gender na young bird. Ito yun, yung isa. Ayan. So, nakakalabring to. Ito yung isang speed bird, mga kalapatid. So, anak nung kapatid nila, Kobe. Ayan, ito available pa to, young bird. Pwede pang i-train to kung gusto nyo. Ayan, depende sa inyo. Pero na-viewing na to, pero hindi pa to napapakawalan. Na-viewing na to, na-trapping, na-tape na rin. Pero hindi natin pa napapakawalan, kaya pwede pa. Marireset pa kumbaga. Ito naman yung hen na anak ni Santa Ana mga kalapatids. Lahi nila R2. White flight na may pagka-tensil. So naka, ano to, perso ring, saka combing. Ayan, so ito, nakuha na natin ang lahi ito. Ayan, kaya in-out na natin. Kailangan kasi natin, kak, kaya yung mga hen, in-out natin. Ayan. Yung isang ibo na inakot nga natin mga kalapatids. Ayan, ayos na ayos. Nandito naman sa kabila, medyo buwasan na. So wala na yung puti, sa kayo Vandenbroek. Ayan mga kalapatids, nasa mabuting pangalaga na. So ito, bakante na to, lalagyan natin to ng isang ibon. Ayan. Tapos yung iba dito, ayan, mga nasa taas na. Ayan, puro puno na, ito nasa baba. May isang space, so kukuha ko ng isang ibon dito na may malilipat. No, inisip pa ko sino yung lilipat ko. Baka ito yung anak ni Pasa. Baba natin yung isa kasi bakante na to eh. Oh, ayos na ayos. Okay na yung mga pwestuhan natin. Then ito yung mga pinapisa natin doon sa incubator. Ito na. Oh, yan yung mga papisa natin sa incubator mga kalapatids. Itong mga maliliit na manok na to. Galing lahat yan sa incubator. So sulit.
Yan, ito, punta tayo dun sa breeding area natin. Meron lang na konting pagbabago dito. Nilipat ko na to sa side na to. Ayan, yung mga cage natin dito, nilipat ko dito sa side. Ayan, kailangan kasi dito muna sila. Dito hindi masyadong nasasabang sa hangin kasi mahangin dyan sa gawi dyan. No? Kaya nilagay ko dito. So, nasasagad naman yan hanggang dun sa gilid. Hindi ko lang dinikit sa pader kasi baka gapangan ng langgam. Ayan. So, magbe-breed tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, anim na breed yung papagpaparis-paris natin dito. And then sa baba, yung mga inakay nila, dyan natin lalagay. Kaya binakante ko, nilinis ko na yan, dinisinfect ko na. Kaya walang mga poop tray yung iba. Ayan, nilinis na natin. So, gagamitin natin lahat yan para sa breeding. And then dito, lalagyan pa natin to, yung pwesto na to, yung punching bag, nilipat ko rin. Lalagyan natin to ng cage. So, paggagawa natin yun. No, gagawin namin ni Tatay Madla ng pinaka-stante ng cage. So, bali, apat na cage ang bibili natin. So, nagkakahalaga yung cage ng 3,000 pesos, cage lang. Pero, apat na pares na yung magagawa. Siguro ganito, katumbas nun. Yan, mga ganyang kataas ang malalagay natin. Yan, dito sa pwesto 1 na to. Yan, para marami tayong mabreed. Nandito sa kabila, ayan, tuloy pa rin yung breeding natin dito. Yung iba dito, ano na, tigil breed na, stop na, first ang clutch lang. Pero yung iba, hanggang second clutch. Ito sila AJ, saka yung kaparis yung 11 feathers. Ayan, anak nila AJ. Tuloy ang laban sa breeding yan, may itlog na, dalawa. Nililimliman na yan. Pero kita nyo, naliligo. Kaya gusto ko talaga colony eh, para nakakaligo sila. Ayan, yung iba dito, ayan, may mga anak na ulit. Kakawalay lang, may anak agad. O, ito, yung mga Speedbird, Project Speedbird na pula natin. Okay na rin. So, sakto-sakto, may isa silang pulang anak dito. Ayan, isa lang ang pula. Dito naman, yung pang long distance natin, Team South. Yung Crack 52, Cross Masili, malaki na rin. Ayan, ito, last clutch na to. Kasi papalit ako ng kapares eh. Itong white flight na to, na puti ang ulo, papares ko siya sa ganyang kulay din. Para maganda mapalabas natin kulay. Si R1 yan. And then si R2, ito, stop breeding na rin sila R2. Papalitan natin ng kapares si R2. Ayan, papalitan natin yung isa na yun. Ayan, ayan yung mga ibang mga binibreed natin. Ayan, pati lovebirds mga kalapatids, eh, tuloy na rin tayo sa breeding. Pinag-iwalay ko na yung mga opa split pail, saka yung opa pail. Magsasama-samay natin sila. Sino magpapares, eh, yun yung gagawin natin na breeder. Tapos ito dito, may young bird din na nahulog. So, lipat natin. Balik natin sa pugad, nahulog. Ayan, nahulog yung isang young bird. Ayan dito, sila baby M, sila Alphonse. Tapos na breeding na ito, eh. Ayan, aawati na to. Pero kukuna ko lang ng dalawang itlog. Yung itlog nila, papayayin natin sa iba. Pero sila, tigil muna sila sa breeding. Ayan, pati yung inbreak natin, tapos na breeding. Kuha na lang tayo siguro ng isang pang clutch. Then ito, yung mga one-tay birds natin. Ready to breed na, bibreed na rin natin to. Para matesting na. Ayan. Yung mga natitirang one-tay birds natin. Ito, meron nga tayo ditong bagong black velvet na hen. Ito, ganda na ito. Black velvet cross black. Paparis natin yan dun sa isang kulay black, no? Dahil nga, hindi siya nakuha, so doon natin paparis. Ito mga kalapatid, yung para kay Sir Joven. Yan, ng QC. So na yung ibon niya. So nilagyan na lang natin ang hawakan dito na tape. Yan, so sakto-sakto. Yan, ito yung pinsan niya yata nakukuha. Yan, tapos piginan natin. Yan nga mga kalapatids, nakuha na ni Sir Rider yung ibon. So hindi na natin na video na yung rider ang pabigyo. Pero okay lang yun. At least yung isa dun sa mga ibon natin na pinapa-GB nga, eh nakuha na. So natitira na nga lang yung grizzle, saka yung white na Jansen. So abangan nyo yun kapag pinost natin. Pupost ko na rin yun soon. Medyo busy-busy nga lang. So nung nakaraan nakita nyo, naghaharap yung video natin na nawala. Pero at least ngayon, okay na yung video natin mga kalapatid. Nagkaroon lang ng slightly technical problem. Pero okay, okay na. Goods na ulit mga kalapatid. Nagbabalik na ulit tayo dito sa channel natin. Ayan. So kita nyo ito. Tuloy yung breeding mga kalapatid. No? Mga gusto paggabi, yung mga pangot natin. Nakita nyo na sa video natin. Tapos yung mga sa GB naman. Abang-abang lang. Basta abang-abang lang sa Madalog TV. Yung GB natin tuloy-tuloy yan. Basta marami tayo available, eh, magbibigay tayo ng mga pa-GB natin mga kalapatid. So, lalo-lalo na sa mga tapan natin, yung lagi nagko-comment, nag-share sa YouTube, sa Facebook. Kaya abang-abang mga kalapatid. So, yun naman mga kalapatid, pa sa araw na to, like, share, subscribe. Shoutout sa mga nag-abang sa GB natin, sa mga gustong kumulang mga ibon. Ingat!